It's another Sunday. How are you doing? So, it's another Sunday and it's a 3:45 in the afternoon. So today, we're out. We're gonna buy some food kasi nga bihira naman talaga ako lumalabas lately because of the lockdown. And I just saw this morning that we have another rule or I don't know what to call it. It's nakaka-confuse na kasi siya. We have another set of lockdown na hindi siya pang buong Metro Manila. It's for a certain street or barangay. I'll look for the term and I'll post it later here. So, hindi ko lang maalala at this point. Our topic for today, medyo maraming nagpo-post or nag-inquire whenever I have vlogs. And we're gonna talk about the usual common or the wrong connotation or the wrong notion we have when it comes to the vaccine. Alright, so isa-isayin natin yung at least... Wala nung ganun sa atin. Wala nung ganun. Alright, so nag-park muna tayo dito. Sa Select Shell. Kasi... Nag-crave ako ng donut. May donut sila dito na ano eh, Mr. Donut. So dito ako bibili. And dumaan ako ng McDo. For some fries and burger. Kasi kaya, hindi na kami nakakalabas ng bahay. Forever nakakulong. Yun lang, sa kwarto, sa sala, that's it. Basically, ang buhay natin for the last 2 years, nasa bahay lang tayo. Kaya every now and then, pag weekend, since hindi pa naman kami masyadong lumalabas, mag-drive around lang kami, para hindi kami bababa. Ikot-ikot lang, drive-thru, ganyan lang. And parang maiba yung scenery kasi otherwise kapag nasa bahay lang tayo nakakabuang parang you get crazy like you wanna talk to or see other things or other sceneries or environment. Okay, so kumakain na ako sa kotse. So again, ang order ko is medium fries and this one is the crispy chicken sandwich. Favorite ko to sa McDo kasi one is malasa siya, it's chicken. And ang mura niya, 'di ba? Alam ko parang kumalala ko kanto eh. Kain tayo. Okay, break tayo sa topic natin kasi nagiging mukbang na tayo. As I was saying, ang number one na wrong notion about the vaccine is kapag may vaccine ka na, hindi ka na magka-COVID. X yun ha, X yun. Marami ako nakikita comment sa ano noon sa wall ko at saka sa comments sa mga video ko, last video ko na bakit daw si ganito, may shot na, may vaccine na, kompleto na, pero nagka-COVID. Yun nga kasi mali yung notion na kapag meron kang vaccine, may it be
first shot or second shot is hindi ka na magkaka-COVID. The only difference is kapag may vaccine ka na, the impact of the virus sa body mo is lesser. Mas kakayanin mo na ang virus when the real virus comes to you. Kapag tinamaan ka at may vaccine ka na, you have a better chances of fighting the virus. Alright, so number 2 natin would be, marami din ako nakikita ng comment na ganito sa YouTube account ko na ang vaccine is masakit and it's painful and only certain people can bear it. Alright, so to continue, we're back. Alright, so let's continue. We're finally back home kasi I decided to go home kasi maulan na. Okay, let's continue the third wrong notion. Masakit ang vaccine. Hindi po masakit ang vaccine. Kasi narinig ko parang natatakot sila kasi hindi mababa ang tolerance nila for pain. Hindi nila kaya yung ganung kasakit na injection. Fact is, hindi po masakit yung vaccine. It's just like very fine kasi yung needle ng vaccine na ginagamit. So, sobrang konti lang po ang mararamdaman nyo. And before you know it, tapos na po siya. Okay, ang pang-apat, sobrang andami kong nakikita na comments nito sa Facebook and even sa Twitter and Instagram. Kapag kompleto ng bakuna nyo, so meaning first and second shot, tapos na, hindi nyo na kailangan nag-wear ng mask or ng face shield. Wrong! Okay, the thing is, regardless na nakapag-kompleto kayo ng first and second shot ng vaccine, kailangan nyo pa rin mag-face shield at mask for your protection. And not just for your protection, but for the protection ng mga kapamilya nyo. Kasi nga, pwede ka pa rin kayong mahamba kahit kompleto na po ang vaccine nyo. So, importanteng protected kayo, follow the protocol pa rin ng mga establishments outside, and, of course, stay at home if it's not necessary to go out. Ito, pang-fifth natin, pero medyo malala tong misconception na to. Ang vaccine ay nakakabaog. I mean, ang dami ko nakikita ng comment na ganyan sa Facebook. But then again, sometimes sa Facebook naman kasi ang daming mga medyo palpak talaga na mga comments, no? Guys, hindi naman ginawa ang vaccine and marami pong studies at saka testing na ginawa yan bago po nilabas po sa market yan. So, for sure, hindi po nakakabaog ang mga vaccine regardless po sa brand po ang gamitin sa inyo. But ang pinaka-importante, I think, na message ko dito is whether you like it or not, it's a personal decision ang pag-vaccine. Importanteng mag-consult kayo sa doctor nyo kung kailangan. If you think may mga possible side effects sa inyong vaccine, consult your doctor, ask kung anong magandang brand sa inyo, meron pong ganon. Sometimes kasi kapag hypertensive ka, medyo iniiwasan yung certain brand na i-inject sa'yo. So, importante may clearance kayo from your doctor. I think the message, clear lang naman po yung message ko for this vlog is, be protected. It's important na kompleto ang vaccine nyo kasi marami naman pong options. Ililink ko rin dito yung mga possible ways that you can register at na mabilis. These are the options that you have for the vaccine. So, go and have yourself protected kasi iba pa rin po talaga ang may protection ng vaccine regardless kung ano pong brand siya, Moderna,
Pfizer, Sinovac, kahit ano po yan, it's important that you guys have protection, right? That's it. If you have not subscribed to my channel, click on the subscribe button below. Share and then comment na rin kayo if you have anything to share or ask. That's it. And I'll see you on the next one. Don't forget to subscribe and like this video. Bye!